Paano kung madiskubre mo na may iba na ang iyong asawa, at sinuwerte kang nanalo sa loto ng 1,400,000 piso? Iiwan mo ba ang iyong asawa at maghanap na lamang ng iba? Salamat kaibigan sa pagbabalik dito sa Tagalog Cine Recaps, ating i-recap ang pelikulang, If I Were a Rich Man, na ipinalabas noong 2019. Ilang taon nang walang makitang permanenteng trabaho itong si Santi. Pa-extra-extra na lamang ito, basta kumita lang. Kaya malimit sa kanyang van na lang itong natutulog. At gaya ng dati, kinatok ulit siya ng pulis na babae na si Begona, para tikitan ito, dahil sa violation na naman itong illegal parking. Isa sa mga extra trabaho ni Santi ang maglinis ng yate, pero nang malate siya ng 30 minutes, hindi na siya pinababalik ng kanyang amo na si Romulo, at ibinigay na sa kanya ang sahod, pero ipinatapon muna nito ang mga etchas nila sa cubeta. At dahil kailangan niya ng pera, sumunod na lamang ito sa utos ni Romulo. Habang pauwi si Santi sa kanila, naubusan siya ng gasolina, kaya naglakad muna siya, nadaanan siya ng isang kotse, tumilapon sa kanya ang tubig sa putikan. Dumating siya sa gasolinahan kung saan doon nagtratrabaho ang isa niyang kaibigan na si Pedro. Sinabihan siya ni Pedro, nahuli na niyang pautang iyon dahil nagagalit na ang amo nito. Nabanggit ni Pedro ang tungkol sa reunion party nila, sinabi ni Santi na baka hindi siya makapunta, dahil mayroon silang pag-uusapan ng asawa niya sa abogado. Nakita ni Pedro ang marumi nitong damit, kaya binigyan niya ito ng t-shirt. Sa opisina ng abogado, nandoon ang asawa ni Santi na si Mighty, nag-file ito ng divorce, ibig na nitong hiwalayan si Santi dahil wala itong matinong trabaho. Pero sinabi ng abogado, na aabutin pa ng 3 buwan ang proseso ng divorce, kaya pansamantala magsama muna sila sa bahay, pumayag si Mighty habang wala pang trabaho si Santi. At nang lumabas sila, niyaya ni Santi ang kanyang asawa na kumain pero tumanggi ito. Tinawanan siya ng babaeng nasa Lotto outlet, na pagkamalan siyang bakla dahil iniwan siya ng asawa. Inalok siya nitong bumili ng Lotto, nagtanong si Santi kung gaano kalaki ang tsansa na manalo siya. Sumagot ang babae na kasing laki ng tsansang balikan siya ng asawa niya. Napabili ng Lotto ticket si Santi at inilagay ito sa kaha ng sigarilyo. Kinagabihan, pumunta siya sa reunion party ng kanilang eskwelahan, nagkita sila ng isa pa niyang kaibigan na si Marcos. Dumating din si Pedro at sinabi nitong may mga kaklase siyang babae na kung makatingin sa kanya ay pinagnanasaan siya. Hindi na lamang umimik si Santi at Marcos sa banat ni Pedro, alam nila na ganun talaga ugali ng kanilang kaibigan, yung feeling pogi palagi. Nakausap ni Santi ang isang lalaki na pamilyar sa kanya, at nagpakilala itong si Mario. Nagulat si Santi dahil may maganda na itong pangangatawan, hindi tulad noon na inaalas kanila dahil isa itong matabang lalaki. Tumapit si Mighty, sinabi niya kay Santi na si Mario ang manager nila sa kanyang pinagtratrabahuhan. Kinabahan si Santi dahil may naramdaman siya na kakaiba sa mga tinginan ng kanyang asawa at ni Mario. Maging ang mga kaibigan ni Santi, napansin din nila ang kakaibang closeness ni na Mario at Mighty. Nagselos si Santi at nauna na itong umuwi. Itinapon niya ang kaha ng sigarilyo na may Lotto ticket, saka siya nakatulog sa sofa. Kinabukasan, maagang itinapon ni Mighty ang basura, paggising ni Santi nakinig ito ng radyo saka naligo. Pero bigla niyang narinig na ini-interview ang babaeng nasa Lotto outlet, at tinatanong ng mga reporter kung kilala niya ang maswerteng bumili ng Lotto ticket, sinabi ng babae na hindi niya kilala, dahil marami ang bumili, pero baka yung mukhang bakla, at nang sabihin ito ang mga numero, nakumpirma nga ni Santi na siya nga ang nanalo ng 25 million euro. Nagmamadaling itong lumabas, at hinanap sa basurahan ang kanyang Lotto ticket, at nang makita niya ito, naiyak siya sa tuwa, wala siyang tigil sa pagsigaw at palundag-lundag. Excited niyang tinawagan si Mighty, pero di niya ito makuntak, kaya pinuntahan na lamang niya ito sa pinagtratrabahuhan. Subalit nanlumo siya sa nakita, inakala niya nakikipaghalikan si Mighty kay Mario, pero ang totoo, pinigilan ni Mighty na halikan siya ni Mario. Kaya umalis na lamang siya na masama ang loob, pero nang makita niya ang hawak niyang Lotto ticket, bumalik ang kanyang saya. Umila siya sa loob ng bangko para kunin ang napanalunan, pero dahil kalat na ang balita, nahulaan agad ng mga tao doon na siya ang nanalo, natakot siyang pagkaguluhan, kaya umalis na lamang siya. Agad sumakay si Santi at lumayo sa lugar pero laking gulat niya, dahil nasa likod niya ang bank manager na si Damian. Sinabi ni Damian na maraming nanalo rin sa Lotto pero bumalik sa kahirapan, dahil hindi sila marunong humawak ng pera. Sinabi ni Damian na eksperto siya sa pamamahala ng pera, at kaya pa niyang gawing triple ito.
Dumating si Bagona at pinahinto ang sasakyan ni Santi. Pinagalitan ito si Santi dahil mabilis itong nagpatakbo, pero kinausap ni Damian si Bagona at ibinulong dito na kaya ito nagmamadali dahil ito ang nanalo ng loto. Natuwa si Bagona at binati si Santi at hindi na ito nagtiket. Umayag si Santi na maging financial advisor niya si Damian, sinabi ni Damian na ayon sa batas kailangan niyang hatian ng premyo ang kanyang asawa. Nag-aalala si Santi na baka ang boyfriend lamang nitong si Mario ang makinabang, kaya pumayag si Santi na iliin muna sa lahat na nanalo siya. Paglabas ni na Santi, dumating naman si Mighty kasama si Mario, nagpanggap si Santi na isang katulong doon. Sinabihan siya ni Mighty na nakaschedule na ang interview niya kay Mario para bigyan siya ng trabaho. Dahil sa selos, ang kotse ni Mario ang pinagdiskitahan, binagsakan niya ito ng halaman at ginasgasan, saka binotas ang gulong. Yun nga lang, hindi iyon ang kotse ni Mario, at kailangan niyang bayaran ang kanyang nasira. Para hindi sabihin ng kanyang asawa na tamad siya, sinunod niya itong mag-apply ng trabaho kay Mario, pero isang showstopper lang na posisyon ang ibinigay sa kanyang trabaho. Sinunod din niya ang payo ni Damian na mamili siya ng mga bagong gamit para sa mga sosyalang pupuntahan nila. Maghapong nag-shopping si Santi, kung ano-ano pinamili niya, nakita niya ang pamilya ni Marcos at agad siyang nagtago. Pagdating niya sa bahay, itinago niya sa bodega ang kanyang mga pinamili. Inilagay din niya ang mamahaling alak sa bote ng mumurahing alak. Napasayaw sa tuwa si Santi pero biglang dumating si Mighty, kaya agad niyang hinubad ang mga mamahaling damit na suit niya, itinago din niya ang relo na binili niya. Tumawag si Damian kay Santi, sinabi nitong ibinuksa nito sa isang class na hotel. Sinabi rin ni Damian na may bago silang pinasok na negosyo. Umunta si Santi sa hotel at umupo sa restaurant, nakita niya ang magandang babae na si Christina. Habang nagpapakyut siya kay Christina, lumambot siya ng pagkain sa plato, pero sinabi ng waiter na tisyo ang kanyang nakain. At doon ninamnam ni Santi ang magliwaliw sa isang class na kwarto. Sinundo nila si Pedro para mag-surfing, hindi pa rin ito nagbabago, mama's boy pa rin ito. Sa isang beach, masaya silang nagsurfing magkakaibigan, at nang mapagod, nagyaya si Marcos na mag-inuman, pero tumanggi si Santi at sinabi nitong wala siyang pera. Namataan nila si Mario at nagulat sila dahil magaling din itong mag-surfing. At nang pauwi na sila, pinahinto sila ni Bagona, hiningi ni Bagona ang lisensya ni Marcos, at nang inspeksyonin nito ang bag na dala ni Pedro, nakakuha ito ng isang supot na damo. Pinalabas ni Bagona lahat pati na ang nagtatago sa likod. Nagulat si Bagona nang si Santi ang lumabas, kinumusta nito si Santi saka isinauli nito ang supot na damo, para magamit niya pampakalma, kaya laking pagtataka ni Pedro at Marcos na hindi sila hinuli. Napasarap ng tulog si Santi sa hotel, kaya na-late siya nang pasok sa grocery, pinagsabihan siya ni Mario pero ipinagtanggol din siya ni Mighty, bago umalis si Mario ininsulto nito si Santi na mag-aral pa ng mabuti sa surfing. Kaya naman inutusan ni Santi si Damian na kumuha ng pinakamagaling na surfer, si Eritz, isang sikat at world champion surfer na galing pang Australia. Tinuruan ito si Santi sa mga nalalaman niyang estilo, mabilis namang natuto si Santi. Napahanga si Mario na nanood, saka pa niya nalaman na si Santi pala ang pinapanood niya at kasama nito ang sikat na surfer. Niyaya ni Pedro at Marcos si Santi na mag-inuman, pero sinabi ni Santi na hindi siya makakapunta dahil kasama niya ang isang sikat na surfer, hindi naniwala si na Pedro, inisip nila na wala sa sarili si Santi dahil sa depresyon at problema nito sa asawa. Ang sumunod na araw, gipit sa pera si Romulo kaya ibinenta niya ang kanyang yate, at si Damian ang nakasunduan niya. Sa kanya nalaman na si Santi pala ang totoong bibili, pero bago ibinigay ni Santi ang pera, ipinatapon muna kay Romulo ang mga etsas sa kubeta. Minsan nakasalubong ni Santi si Pedro at Marcos, nagtaka sila may magara itong kasuutan, pero naramdaman ni Santi na may pagtatampo ang mga kaibigan niya sa kanya, dahil hindi na sila nagkakasama-sama. Dumalaw ang mga magulang ni Mighty, sama-sama silang naghapunan, ninaliit ng ama ni Mighty si Santi. At sinabing hindi kaya ni Santi makabili ng masarap na inumin, subalit nang tikman nito ang alak, nasabi nitong katulad iyon ng pinakamahal na alak. Pumunta si Santi sa hotel para doon ulit matulog, nakausap niya si Christina at nalaman niyang nagbibigay ito ng aliw sa tamang presyo. Habang mag-isa si Santi, naalala niya ang kanyang mga kaibigan, kaya tinawagan niya si Damian at may ipinagawa siya dito. May ipinadalang tao si Damian, nagpanggap itong nagre-recruit ng mga modelo at kinuha nito si Pedro bilang modelo ng isang kumpanya.
Hindi naman makapaniwala si Marcos kay Pedro, at muntik pa itong mapasigaw, nang sabihin ni Pedrong binayaran na siya ng 1 milyon. Dumating si Santi at ibinalita sa kanya ni Pedro na isa na siyang modelo, habang si Marcos hindi pa rin makapaniwala. Nang makauwi si Marcos, ibinalita naman ng asawa nito na pinamanahan sila ng tiyahin ito ng 1 milyon. Naglaro ng golf si Damian at Santi, nakita nila si Mario, sinabi ni Damian na pumunta sa kanilang bangko si Mario para mag-loan, ibig nitong palabasing bankrupt na ang supermarket para mapaalis ang lahat na empleyado ng hindi babayaran. Subalit nakita siya ni Mario. Ibig sanang sabihin ni Santi kay Mighty ang kanyang nalaman kay Mario, pero dumating si Mario, at sinabing nagpapalusot si Santi sa oras ng kanyang trabaho, dahil nakita siya nito sa golf course. Nagalit si Mighty kay Santi, pero sinabi ni Santi na mas sinungaling si Mario. Bumili ng sports car si Marcos, hindi nagustuhan yun ni Santi, dahil mas kailangan ng pamilya ni Marcos ang van. Sinagot siya ni Marcos na wala siyang pakialam kung ano gusto niyang bilhin. Ipinagtapat ni Santi na may pakialam siya, dahil galing iyon sa napanalunan niya sa loto. At gabi-gabi, kasama ni Santi ang kanyang mga kaibigan sa pagliliwaliw kung saan-saan, magkakasama nilang naranasan ang buhay ng maraming pera. At kapag nasa bahay sila, naririnig ni Santi ang pagtawag ni Mario kay Mighty, kaya tinatawagan din niya si Christina, para pagselusin si Mighty. Hanggang isang gabi, kapalit ng tamang presyo na kasama ni Santi si Christina, subalit laking pagtataka niya, dahil hindi tumutubo ang saging nito at nauwi lang sa wala ang lahat. Samantala, kasama naman ni Mighty si Mario, at dito napatunayan ni Mighty na kasing laki lang ng siling labuyo ang bunga ni Mario. At nang magkita sila sa kanilang bahay, kapwa sila nagsinungaling na masayang-masaya sila sa mga kasama nila. Tinawag ni Mario lahat ng empleyado, at nabigla silang lahat sa anunsyo nitong magsasara na ang supermarket. Nagsinungaling ito na ginagawa niya ang lahat upang di matuloy ang pagsara para sa kapakanan ng mga empleyado. Nakita ni Santi na nag-aalala si Mighty sa kanyang mga tauhan, kaya niyaya niya itong sabay silang mag-dinner, at nangako siya na siya ang maghahanda ng dinner, pumayag naman si Mighty. Kumuha ng mga tao si Santi para mag-ayos ng bahay at maghanda ng kanilang dinner. Sa dinner nagkaayos silang dalawa at humingi ng tawad sa isa't isa. Subalit nang ipagtapat ni Santi na nanalo siya sa loto, nagalit si Mighty dahil akala niya niloloko na naman siya ni Santi, hanggang makita ni Mighty sa bodega ang mga pinamili ni Santi. Lalong nagalit si Mighty, dahil sa mga paglilihim ni Santi sa kanya. Naging mabisyo naman si Marcos, at yun ang pinagtalunan nilang mag-asawa, at nauwi sa hiwalayan. Nagpa-party si Santi sa kanyang yate, natatawa sila ni Marcos sa pagpanood ng peking commercial ni Pedro sa TV. Dumating si Pedro na masama ang loob. Sinisisi niya si Santi dahil pinagtatawanan siya sa social media sa ginawa niyang commercial video, nalaman ng mga tao dahil sa pera ni Santi kaya siya nagkaroon ng commercial. Napagtanto rin ni Marcos na nagkahiwalay sila ng kanyang asawa dahil din sa pagkasilaw niya sa pera ni Santi at hindi niya kayang mabuhay na wala ang kanyang pamilya. Iniwan ni Marcos at Pedro si Santi. Nalungkot si Santi dahil ibig lamang niyang makatulong sa kanyang mga kaibigan. Ibig din niyang maranasan ng mga ito ang masaganang buhay na dumating sa kanya. At sa paggising ni Santi na mag-isa sa yate, dito na pagtanto din niya, na pansamantala lang ang kaligayahan dulot ng pera, na ang totoong kaginhawaan sa buhay, ay yung wala kang iniisip na bigat sa dibdib na dinadala, at sama ng loob sa kapwa. May ipinagawa si Santi kay Damian, bago siya aalis at hanapin ang panibagong buhay sa ibang bansa. Umiyak si Damian dahil hindi na niya makakasama si Santi. Nagpasalamat si Santi kay Damian sa pagiging matapat nito at totoong kaibigan. Nakatanggap ng text message si Mighty galing sa bangko na pumasok sa kanyang account ang 12.5 million euro galing kay Santi. May dumating din sa kanyang papeles na pirmado ni Santi ang divorce paper, kaya malaya na siyang makisama kay Mario. Napaiyak si Mighty dahil nadiskubre niyang mahal pa rin niya si Santi. Dahil sa isang tawag ng isang empleyado, agad na pumunta si Mighty sa supermarket. Sinabi sa kanya ng isang empleyado na hindi na matutuloy na mawawalan sila ng trabaho dahil may taong bumili na ng supermarket. Pumasok si Mighty sa opisina ni Mario. Narinig nito na kausap ni Mario ang kanyang kasabwat na napurnada ang kanilang pagtanggal sa mga empleyado dahil may taong kumausap sa may-ari at binili ang supermarket. Nakipaghiwalay si Mighty kay Mario dahil nalaman nito wala itong malasakit sa mga empleyado at tama si Santi na isa itong delikadong sinungaling. Pumasok si Damian at nagpakilala siya na adviser ng may-ari ng supermarket.
Sinabi nitong si Mighty na ang papalit sa pwesto ni Mario dahil tinanggal na ito sa trabaho ng dating may-ari. Pero nahulaan agad ni Mighty na si Santi ang totoong may-ari, kaya pinilit nitong paaminin si Damian. Tinikita naman ni Bago na ang sasakyan ni Mighty, pero nang malaman nito na hahabulin nito sa airport ang asawang si Santi, agad pinasakay ni Bago na sa motor si Mighty, at nagmamadali inihatid ito sa airport. Naabutan naman ni Mighty si Santi, at agad silang nagtukaan. Makalipas ng isang taon, nag-attend silang tatlo sa class reunion nila. May matagumpay na negosyo na sina Santi at Marcos, samantalang si Pedro, isa ng sikat na vlogger at may mahigit na 2 million subscribers sa social media. Dumating si Mario, at laking gulat nila, dahil kasing laki na ito ng kalabaw. Sa lahat ng nanood, nag-subscribe at nag-like sa aming video, maraming salamat po sa inyo. Binabati rin po namin ng magandang araw ang dalawang subscriber natin, si Akatsuki TV at si Lalejoy Mendez. Maraming salamat po, ingat kayo palagi.